Okay, isang magandang umaga muna sa lahat mga idol. Welcome back again dito sa ating channel, Aljan TV. Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at hit notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na ating pinipost kagaya po nito. So meron tayong good news at saka bad news ngayon para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung kababayan natin dyan sa Oman at saka sa United Arab Emirates. Okay, unahin muna natin yung bad news mga kabayan, no? Sa kasamaang palad po, in-extend ulit po ng IATF or yung Inter-Agency Task Force of Emerging Infectious Diseases for COVID-19 ang pag-ban ng mga travelers from India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, United Arab Emirates at saka sa Oman hanggang July 15, 2021. So, ini-expect po ng lahat na sana po ma-lift na yung pag-travel restriction dyan sa mga country, lalong-lalo na po yung Oman at saka yung United Arab Emirates. Pero sa kasamaang palad po ngayong araw na ito, na-extend po siya till July 15, 2021. So, yung mga kababayan natin dyan sa Oman at saka sa UAE, dasal na lang po siguro tayo ulit. Sana po matapos na rin po itong pag-extend ng inyong travel restriction dyan. Kasi alam ko marami rin mga kababayan talaga dyan na gusto nang umuwi sa Pilipinas. Pero wala tayong magagawa kasi ito po na-extend na naman po ito ng IATF. Okay, so sa good news naman tayo mga kababayan. Ito, maraming kababayan po nito nag-aantay. So yun nga mga idol, no, isang good news po para sa ating mga OFW, lalong-lalo na po yung mga uuwi na Pilipinas or pauwi pa lang po na Pilipinas kasi starting July 1, 2021, 7 days na lang po ang quarantine or 7 days na lang po ang quarantine pag kayo ay fully vaccinated po sa abroad. Dati kasi ang fully vaccinated sa Pilipinas lang ay magkakaroon ng 7 days quarantine, pero from today, nilabas yung balita after sa meeting ng IATF, binago na po yung protocols ng quarantine, which is ang mga inbound passenger po or yung mga travelers na galing sa ibang bansa na fully vaccinated po sila, magkakaroon na lang po sila ng 7 days quarantine. Pero may mga dapat po kayong gagawin kung paano po malalaman na kayo ay fully vaccinated sa ibang bansa. Okay, which is sabihin ko rin po sa inyo maya. Pero ang green list or di kaya yung low-risk countries ay ibibigay po yan ng Department of Health. So, andabayanan po natin yan kung ano-ano yung mga countries na napasama dun sa green list or di kaya yung low-risk countries. So, yan po yung maaring mag 7 days quarantine lang po sa Pilipinas kung kayo ay yung hindi po kayo kasali dun sa green at saka sa low-risk countries, 14 days pa rin po, 14 days pa rin po ang inyong gagawin. So kung kayo ay isang OFW uwi sa Pilipinas, simula po July 1, 2021, maaari na lang po kayong mag-quarantine ng 7 days pag kayo ay fully vaccinated. Fully vaccinated po, ibig sabihin po, kayo ay naka-2 dose po ng vaccine sa abroad. Okay, pag kayo ay naka-2 dose ng vaccine sa abroad, kayo ay maaaring mag 7 days quarantine na lang po. Paano ba malalaman? Kailangan pong ipiverify nyo ang inyong vaccines sa mga polo offices sa inyong lugar. Halimbawa, sa Kuwait, kailangan po, kung kayo ay fully vaccinated, kailangan nyo po yung ipiverify sa polo offices dito sa bansang Kuwait. Or di naman kaya, kailangan hawak-hawak nyo po lahat ng mga information regarding sa inyong vaccine. Kung meron kayong card na binigay sa abroad na tinatakan na kayo ay naka-vaccine na ng first dose at second dose at saka may mga application din po sa inyong mga mobile na nagbibigay ng status kung kayo ay fully vaccinated na po sa abroad or di. So kailangan nyo pong dalhin yan. Kailangan kayong merong copy kayo niyan o kailangan nyo pong i-save yan para po pagdating nyo sa Pilipinas, yan po yung ipapakita nyo. Pero ang mahalaga po, ang sabi dito, kailangan lamang iparehistro at ipabirikay ang kanilang vaccine certificate sa mga polo offices po sa inyong lugar. So saan man kayong country, kailangan nyo pong pumunta sa polo po. Or mag-inquire kayo sa polo regarding po dito sa bagong patakaran ng IATF sa mga inbound travelers po na OFW dyan sa Pilipinas. So yun po ang mas malinaw para po sa ating mga kababayan na uuwi simula po July 1, 2021. For more details po regarding dito sa balita, ito po yung
pahayag ni Mr. Harry Roque po kanina lang po sa kanilang live para po mas maliwanag po sa inyo mga idol. Okay. In-extend po na inyong IATF ang travel restrictions sa India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, United Arab Emirates at Oman hanggang 15 ng Hulyo ngayong taon. Isa itong proactive measure sa patuloy na pagpapatupad ng international border control dahil sa COVID-19 Delta variant. Kahapon po may nagtanong kung magkakaroon ng travel ban din po sa Indonesia. Wala pong travel ban sa Indonesia, bagamat papaintingin po natin ang ating border control dahil pinagbabawal naman po ang pagpasok ng mga dayuhan except kung meron po silang mga long-term visas. Inaprubahan din po ng inyong IATF ang request ng Philippine Swimming Incorporated na i-host ang Israeli National Swimming Team para sa kanilang pre-Olympic training sa ilalim ng sports bubble format sa New Clark City Aquatic Center sa Capas, Tarlac mula 8 hanggang 21 ng Hulyo ngayong taon. Kailangan nilang sumunod sa health at safety protocols. Mantakin niyo po, dati tayo ang nagtitrain sa ibang bansa dahil wala tayong facilities ngayon. Ang mga dayuhan po ang nagtitrain sa ating mga facilities. Congratulations po sa New Clark City at sa BCDA. Samantala, effective itong Webes, July 1, 2021, ito po ang magiging guidelines pagdating sa inbound international travel ng fully vaccinated individuals na nabakunahan sa Pilipinas regardless of travel history at iyong mga nabakunahan na sa ibang bansa who stayed exclusively sa mga tinatawag na green countries or jurisdictions na nakaraang 14 na araw bago dumating ng Pilipinas. Una, ano po bang green countries or jurisdictions? Ito yung low-risk countries ayon po sa Department of Health. Sino naman ang fully vaccinated individuals? Naka-flash in yung screen ang mga ito. Basahin natin isa-isa. An individual shall be considered as having been fully vaccinated for COVID-19 if more than or equal to 2 weeks after having received the second dose in a two-dose series, more than or equal to 2 weeks after having received a single-dose vaccine, the vaccine administered to the individuals are included in any of the following: EUA list or compassionate special permit issued by the Philippine FDA or emergency use listing of the WHO. Kinakailangan hawak-hawak ng fully vaccinated individuals ang proof ng kanilang vaccination status. Kung kayo ay fully vaccinated sa Pilipinas, kailangan dala ninyo ang inyong vaccination card na may na kinakailangan i-verify po ninyo bago kayo umalis ng Pilipinas. Malinaw po yan, ha? Kailangan ng certificate na maaaring makuha sa Certification Vaccination Record Portal ng Department of Information and Communication Technology o ng City Health Officer ng lokal na pamahalaan na nag-administer ng full vaccination. Sa mga nakatanggap naman ng full vaccination sa labas ng Pilipinas, kinakailangan dala rin ninyo ang opisyal na dokumento na nagsasabi na sila ay nabakunahan na. Ito ay kinakailangan validated ng Philippine Overseas Labor Officer o mga polos o kaya mga magpresenta ng International Certificate of Vaccination. Kinakailangan ipresenta ito sa dedicated Bureau of Quarantine Representative para sa re-verification sa one-stop shop ng Department of Transportation pagdating po sa Pilipinas. Ang tanong, kinakailangan pa ba mag-quarantine ang mga bakunado na? Ang sagot, oo po. Required pa rin sumailalim sa 7 araw na facility-based quarantine pagdating sa bansa, whether fully vaccinated sa Pilipinas or abroad. Ang kanilang date of arrival ang magsisilbing unang araw ng quarantine. Titiyakin po ng Bureau of Quarantine ang strict symptom monitoring habang nasa facility quarantine ng 7 araw ang duly vaccinated ng pasahero. Pagkaraan ng 7 araw ay kailangan pa rin mag-self-monitoring for another 7 days. Sa mga pasaherong nasa 7-day fully facility quarantine, kailangan nilang mag-RT-PCR testing sa panlimang araw ng kanilang facility-based quarantine. Kung sakaling mag-negatibo, kailangan pa rin kumpletuhin ang 7 araw ng facility quarantine. At kung sakaling namang mag-positibo, kinakailangan sundin ang prescribed isolation protocols. Itong testing requirement na binanggit ko ay sasailalim pa rin naman sa review 30 araw pagkatapos itong ma-implement. Pagkatapos makumpleto ng 7 araw sa facility quarantine, makakatanggap ng quarantine certificate mula sa Bureau of Quarantine kung saan nakalagay ang vaccination status ng pasahero. Okay, so mga kabayan, malinaw po na sinasabi po doon sa ni Harry Roque regarding po doon sa fully vaccinated. Kung kayo ay naka-first dose pa lang po, tapos
yung inyong second dose eh wala pang 14 days, hindi pa po matatawag na fully vaccinated yun. So, kailangan nyo pong antayin bago kayo magpa-schedule ng inyong flight from July 1. So, kailangan nyo pong antayin na maka 14 days kayo ng inyong second dose. Kasi pagka kayo po ay hindi pa nakapag second dose tapos wala pang 14 days, ibig sabihin po one dose pa lang yun. So kailangan merong 14 days para matatawag po na fully vaccinated. At saka mas malinaw po doon na sinabi ni Harry Roque na kailangan po ipa-verify sa inyong polo offices. So kung kayo ay nasa abroad na uuwi, kasi kailangan po talagang i-verify nyo po sa polo offices ang inyong vaccine status, or dala-dala nyo po ang inyong mga papeles na kayo ay vaccinated na po sa country kung saan man kayo noon. For further information regarding this, maaari po nyo pong kontakin ang inyong mga polo offices sa mga lugar kung nasaan man po kayo. Okay, basta ang malinaw lang po dito na kung kayo ay fully vaccinated po, automatic po 7 days na lang po ang inyong quarantine. So sa first day, mag-start po siya ng inyong date of arrival. Ibig sabihin, paglapag nyo po doon sa arrival po, yan na po yung inyong first day ng inyong quarantine. So, mas maiksi po siya ngayon kumpara noon na medyo mahaba-haba. Sana po may pagbabago pa to ulit. Lagi naman nating inaasahan na sana magbabago ang hinihingi po kasi ng lahat. Sana po magiging hindi na po maaring i-quarantine yung mga fully vaccinated sa abroad. Basta may presenta ka lang po na katibayan na ikaw fully vaccinated sa abroad. Okay, so yun lang po mga idol para sa ating videos for today. Maraming thank you po sa inyo lahat sa walang sayang pagsuporta dito sa ating channel. Basta kung hindi pa kayo napag-subscribe, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. Tsaka ito yung notification bell para update kayo lagi sa mga videos na ating pinopost kagaya po nito. Okay, huwag kayong mag-alala. Matatapos din po ang lahat yung mga nasa Oman at saka sa UAE. Dasal-dasal lang po. Matatapos din po yung inyong travel ban dyan. Tiwala lang po mga idol. Okay, so yun lang po. See you on my next video. Bye-bye.